Kausap po natin si Kamodi Floranda. Siya po ang presidente ng pinagkaisang samahan ng mga chauffeur at operators nationwide o Piston. Magandang umaga po, Kamodi, at maraming salamat po sa pagtugon dito po sa HOD Headlines of the Day. Magandang umaga po, Sir Henry, at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Kamusta na po? Tuloy po ba? Nakakasana po ba? Wala po ba mga last minute na mga dialogues with the authorities, LTFRB, tungkol sa inyong planong transport strike? Tuloy na po sa darating na Lunes, Martes at Merkulis yung ating transport strike. At ito po ay, ang katangian nito ay nationwide. Kaugnay nga dito sa deadline ng December. Ng December 31 at 2023. Opo. Mga inaasahan po, mga ilang porsyento ang magpaparty. Ito po ay isang paggalaw o kilos ng mga chauffeur at operators sa ilalim ng piston. Pero po, base po sa inyong pag-organize, base po sa mga nakakausap, piston lang po ba o gaano kala ilang percent ng piston ang inaasahan nyo ring magpa-participate dito po sa inyong protesta? Ito pong darating na Lunes ay hindi lamang dito sa National Capital Region kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ay meron pong magaganap na transport strike at laban nga po dito sa deadline ng December 31. At hindi lamang piston nito, kundi kasama po natin dito yung isang malaking koalisyon, yung No to Deflate Coalition na merong almost 113 na mga local association at may mga ilang mga federation. At marami na rin na nagpabot po sa atin mula sa membro ng iba't ibang mga federation sa nilang mga local ay lalahok ngayong darating pong Lunes. Ang piston po ba, gaano kalawak ang piston para po sa kalaman ng sa atin po, sa bahagi po ng piston ay nasa 100,000 yung ating membro sa kabuuan sa buong bansa po. So buong araw po ba ito sa loob ng apat na araw o merong certain time lang within the day? Ito po ay buong araw, no? Mula Lunes hanggang Merkulis po. At pagdating po naman ng Merkulis, ay depende, magkakaroon po ito ng ibang hugis. At pwedeng yung lahat ng nasa mga mass-up area ay tutungo ito sa Welcome Rotunda at magkakaroon po ng isang march rally patungo po sa Mindoro para isumitimuli yung pong ating mga demand sa Office of President. Dahil tayo naman po ay kung titingnan po natin mula po ng March na tayo ay naglunsad din ng welga, tayo kinausap mismo ng Office of Secretary ng Malacanang at malinaw na nailatag natin yung halos sa 7 demands na ating kahinian. Ano po ang makakapigil sa inyo para hindi na ituloy itong inyong kilos protesta? Batid po doon sa unity at batid po sa isahan ng buong at sa bahagi po ng piston na para ng koalisyon ay ang posibleng makapagpahinto nito po maglalabas ng isang executive order ang ating Pangulo na sinusustend niya yung pagpapatupad ng Omnibus Franchising Guidelines, ano, yung sa ilalim po ng Modernization Program. Bali yung inyong nais na mangyari itong cancellation nitong pagbibigay ng franchise, yung tawag na franchise consolidation scheme ng pamalaan. Ano po actually itong franchise consolidation scheme na inyong pinoprotesta? Ang sinalim po ng modernization ay sinalim po ng franchising consolidation ay isusurrender namin yung aming mga prangkisa sa LTFRB at muli kami mag-a-apply ng corporation ba o kooperatiba
yung aming i-apply. Kailalim po ng corporation, alam naman po natin hindi ito basta-basta may tayo kung wala kang malaking kapital. At kung sa usapin naman ng kooperatiba, tayo po ay bukas ano, sa usapin ng kooperatiba. Kung ang kooperatiba po ito yung sinasabi natin as is kooperatiba, yung individual na prangkisa at individual na pag-aari ng kanilang mga unit. Hindi katulad po ngayon sa ilalim po ng modernization program ay walang hindi pag-aari ng mga individual na mga operator ang kanilang mga unit at hindi nakapangalan sa kanila. Kaya at malaking kinakaharap ng mga operator Sir Henry at talagang nangangamba sila doon dito sa ganitong anyo ng programa. Oo. Lumalabas na ngayon. So kay ngayon buti nalinaw nyo no? Dahil kailangan pala isuko yung inyong prangkisa ng jeepney para magbigay doon sa consolidation scheme. So in effect, kung isuko nyo pero hindi kayo nakapagtayo ng kooperatiba o hindi kayo sumali sa kooperatiba, wala na kayong prangkisa ng inyong mga individual na jeepney. So wala na kayong trabaho. Ganun po yun na si Henry. At hindi naman na kahalimbawa nag-apply kami ng corporation o nag-apply kami ng kooperatiba, ay hindi rin 100% na maaprubahan yung kooperatiba. Siyempre, so sa pinpun ng alam naman natin na kapag tayo ay nagluloon sa bangko, ay kailangan meron kang kuwaratira, lalo na sa malaking amount ng iyong iloloon sa bangko. Kaya hindi 100% na kapag ikaw ay nag-apply, ay maaprubahan. Kasi kung titingnan po natin, Sir Henry, pati po sa 2017-011, kailangan namin magbuo ng 15 unit. Magkano po yung aabutin ng 15 unit? Sa halagang 2.6 hanggang 2.8 million, ay more or less, kailangan po namin ng 40 million. Saan po yan kukunin ng isang maliit na corporation, ng isang maliit na kooperatiba, yung masyadong halaga na nakakailanganin namin? Oo, at tanong kung gaano rin ang balik nito kung sakali man, ano? Yung 40 million na yun, sigurado bang babalik yun? Ilang sasakyan ang kailangan para sa isang ruta para bumalik yung iyong 40 million? Opo, yung po yung 40 million po ay sa 15 unit pa lamang ng modernized na mga minibus. Kaya tan sinasabi nga po natin sa nung tayo kinausap ng Office of Secretary at sa pagkipagdialog po natin kina Secretary Jim Bautista at kay Chairman Guadi, sinasabi natin kung ang layunin lang talaga ng gobyerno ay para ayusin yung ating mode ng public transport, ay wala po tayong pag-uusapan, lalo na kung sabalan kasi ito ng rehabilitation ng ating mga publika, ng ating mga jeepney. Sapagkat, Sir Henry, alam naman natin na halos sa 78 years na nag-tumatakbo sa ating sa bansa natin ang mga traditional jeepney, at ito ay naalagaan naman kahit paano ng ating mga operator, lalo na kung ito ay kakibat na suporta ng ating pamahalaan. Dahil kung titingnan po natin si Randy sa ilalim po ng modernization, ay hindi po yung ating sariling ekonomiya yung pinapaunlad dito, kundi ang pinapaunlad natin dito yung mga dayuhan at malalaking mga negosyante na kung saan ay sila yung nagdadala at nagtatambak ng mga modern dito sa ating bansa. Bakit hindi yung ating lokal na mga manggagawa ng ating public transport ang suportahan ng gobyerno? Dahil alam naman natin kapag yung ating pong lokal ay magmimintin ito ng kabuhayan ng mga driver at operator at magluluwal ng trabaho sa ating mga lokal na mga manggagawa. Oo nga, ano. Dati, Cam Mondi, no? Natatanda ako na lumalaki ko. Pangunahing gumagawa ng mga jeepney, yung Francisco Motors, tsaka yung Sarao. Meron pa ba noon? Meron pong Francisco. Meron pong Francisco na gumagawa at meron pong mga ilan-ilan na Sarao. At siyempre sa bahagi naman natin ng ating bansa, ay halimbawa sa bahagi po ng Rizal, nadyan po yung Skater Motor na matagal nang gumagawa din. Sa bahagi po ng Laguna, Batangas, Cavite, nadyan po yung LGS, nadyan yung Malaguignan, nadyan yung mga Hataw. At kahit po sa iba't ibang mga bahagi ng mga rehiyon ng ating bansa, ay may gumagawa po ng public transport. Kaya kung layuin nga po ng gobyerno ay para ayusin lamang ang ating public transport, dapat mas ito yung pangunahing tulungan ng ating pamahalaan. Dahil kapag nagluwal po ng trabaho, nagluwal ng mga manggagawa at yung sahod, ay bahagi po yan ng pag-unlad
ng ating ekonomiya. Yung sahod ng mga manggagawa iikot din dito sa ating bansa. Hindi katulad sa ngayon, yung kinikita tinutubo ng mga corporation katulad ng halimbawa ng Hino Corporation ay hindi naman po mananatili yan dito sa Pilipinas, ilalabas din ng ating bansa. Kahit mananatili na atrasado at bantot yung ating public transport.